ang pagwawakas ng imperialismo at ang mga relihiyon at kultura sa Timog at Kanlurang Asya. Ang nasyonalismo ay isa sa may pinakamalaking impluwensya sa naging paglaya ng mga bansang Asyano mula sa imperialismo at kolonyalismo ng mga dayuhang bansa. Ating kilalanin ang ilan sa mga nasyonalistang leader at ang kanilang mga naging kontribusyon sa kanilang bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Si Mohandas Gandhi ang nanguna sa paghingi ng kalayaan ng bansang India mula sa mga Ingles nang hindi gumagamit ng karahasan. Ito ay kanyang isinagawa sa pamamagitan sa paghikayat sa kanyang mga kababayan na huwag sundin ang mga patakaran ng pamahalaang Ingles, ang pag-boycott sa mga produktong dayuhan at pagsasagawa ng mga hunger strike. Si Muhammad Ali Jinnah ang namuno sa All India Muslim League na may hangarin na magkaroon ng isang malaya at hiwalay na estado para sa mga Muslim sa Timog Asya. At kasabay ng paglaya ng bansang India mula sa mga Ingles ay ang pagkakatatag ng bansang Pakistan. At nakilala si Muhammad Ali Jinnah bilang ama ng Pakistan. Si Don Stephen Senanayake ang namuno sa paghingi ng kalayaan ng Ceylon mula sa mga Ingles. Natamo ng Ceylon ang kalayaan noong February 4, 1948 at siya ang nagsilbing unang punong ministro ng bansa at kinilala bilang ama ng Ceylon. Si Mustafa Kemal Atatürk ang nagbigay daan sa kalayaan ng bansang Turkey sa kabila ng planong ito ay paghahati-hatian ng mga bansang Europeo. Siya ay nagpatawag ng pambansang halalan at namuno sa Turkong militar na hingiin ang kalayaan ng Turkey mula sa mga Europeo. Si Ayatollah Ruhollah Khomeini ang namuno sa isang rebolusyong Islamic at bumatiko sa kanilang Shah dahil sa mga karahasan laban sa kanilang kababayan, pagpanig nito sa mga dayuhan at pagsuporta sa Israel. Si Ibn Saud ang tumalo sa kanyang mga katunggali sa pamumuno. Tinipon niya ang halos kabuuan ng peninsula ng Arabia at itinalaga ang sarili bilang hari ng Saudi Arabia. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay binigyan niya ng oil concession ang isang kumpanya mula sa Amerika. Naging neutral noong ikalawang digmaang pandaigdig at hindi rin seryosong nakialam sa digmaang Arab-Israel. Karamihan sa mga pangunahing relihiyon at pilosopiya sa mundo ay nagmula sa Asya. Malaki ang ginampanan ng relihiyon sa naging pamumuhay ng mga Asyano at maging sa kasalukuyan. Ipinagbawal sa India noong 1829 ng mga Ingles ang pagsasagawa ng suti o sati. Ito ay isang tradisyong Hindu kung saan isinasama ang byuda sa pagsunog ng labi ng kanyang asawang lalaki. September 4, 1987 ang muling isagawa ang suti sa India ni Roop Kanwar na noon ay 18 taong gulang lamang. Binatikos ng mga bansang kanluranin at maging ng mga feministang Hindu ang gawaing ito. Ngunit siya naman ay kinilala ng mga debotong Hindu bilang isang diyosa. Ang pangyayaring ito ay naging dahilan ng pagtatalo sa usaping modernisasyon at tradisyon. Sa bansang Afghanistan ay minsang nangibabaw ang pangkat ng mga Taliban. Ang Taliban ay grupo ng mga radikal na Muslim na nagpapatupad ng mga kautusan laban sa mga kababaihan tulad ng pagsusuot ng burka o ang tradisyonal na pananamit na tumatakip sa buong katawan, ang pagsusuot ng mga belo na tumatakip maging sa kanilang mga mata. Sa pamumuno ng grupong Taliban ay inalis ang mga karapatan ng mga kababaihan sa pagboto, pag-aaral, pagtatrabaho at pagtanggap ng mga benepisyong pangkalusugan. Ang pagwawakas ng imperialismo at ang mga relihiyon at kultura sa Timog at Kanlurang Asya.